anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinidindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines, narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live! Magandang araw pong muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng programang Reasons of Faith. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na sa inyo po'y nakainyaya. Nasamahan kami sa buong oras ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang programang Reasons of Faith ay isang analytical format ng program na tumatalakay ng mga usapin tungkol sa banal na kasulatan, why we believe what we believe, bakit ba tayo naniniwala sa mga bagay na ating pinaniniwalaan. Kinakailangan ho ang ating paniniwala ay nakabatay sa ebidensya, because faith without evidence is presumption. Ano man pong uri ng paniniwala o pananampalataya na walang batayan o basihan, walang mga ebidensya, ay matatawag lamang nating mga palapalagay. Kinakailangan pong tiyakin natin na ang ating mga paniniwalang pinaniniwalaan ay merong ebidensya o katunayan na pinagbabatayan. Ito po ang konsepto ng programang Reasons of Faith, at kami po ay natutuwa na kayo po ay aming mga agapay. Kung meron po kayong tanong, ay pwede po nating pag-usapan yan, pwede nating ibigay sa inyo upang inyo maging mapagbatayan yung ating mga katugunan. At syempre, bago tayo dumako sa ating pagpapatuloy ng ating episode na ito tungkol sa usapin ng biblical hermeneutics or understanding ng Biblia, tayo po muna ay magtatagubilin sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, muli isang kagalakan na kayo po ay aming makasama sa pamamagitan ng Santong Espiritu upang magbigay sa amin ng karunungan, katalinuhan, ibuka ang aking mga labi na makapagsalita ng mga bagay na magbibigay ng pag-asa at katatagan ng pananampalataya ng aming mga kaibigan, at magbibigay sa kanila ng mga katotohanan na kanilang mapanghahawakan habang kaming lahat ay naghihintay sa inyong malapit na pagdating ng inyong bugtong na anak. Tulungan kaming lahat na maging mapayapa sa pag-aaral na ito, lalo't higit ang aming mga taga-subaybay na mabigyan sila ng tamang gabay upang dumating sa pagkaunawa ng inyong mga salita. Ito po ang aming samot hiling kalakip ng kalinisan, kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang at kasalanan, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, sa ating ikalawang episode na naputol, ito po yung pinaka part 2 ng atin hong pag-uusap regarding sa topic na hermeneutics. Although ang episode na ito ay pangatlong episode ngayong araw, at pansamantala after this third episode ay ititigil muna natin para naman doon sa ating programa ding kapitulo bersikulo na mag-e-airy ng mga bandang alas doso. Ang atin hong pag-uusapan ay karugtong ng atin hong pinag-aralan regarding sa hermeneutics. Bakit kailangan ang hermeneutics or art and science of interpretation? At yan ang ating nabanggit, yung good hermeneutics, hindi yung bad hermeneutics. Kasi may mga hermeneutics na sablay po kung ang pag-uusapan ay proper interpretation ng Bible. Kinakailangan ho, ang ating understanding, ang ating mga gagawin ay hindi labag o kumakalaban sa turo ng banal na Espiritu. Ha? Kasi ang banal na Espiritu, hindi ho yan magtuturo ng ibang turo. Kasi kung ano yung sinabi ni Kristo, yun yung bagay na kanyang narinig, yun din yung bagay na kanyang sasalitain. Ayon sa sinabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 16 verse 13, the Holy Spirit will guide us into all truth. Hindi siya magsasalita tungkol sa kanyang sarili, kundi kung anumang bagay na kanyang narinig, yun ang kanyang sasabihin at sasalitain sa inyo tungkol dun sa mga bagay na magsisidating. Kaya ang Holy Spirit sa hermeneutics hindi dapat maglaban. Kasi po ang method na ginagamit natin dito ay method ng sinasabi sa kabuuan, the sola scriptura and the tota scriptura principle, the totality of the scripture, let the Bible alone interpret itself. Gagamit tayo ng mga tinatawag na context in its immediate and remote or larger context. Yun po yung ating mga pamamaraan, at hindi po yan, ulitin ko, hindi lumalaban sa Holy Spirit. Kanina nabanggit natin, yung tungkol sa kultura,
na kapag tayo'y nakabatay sa ating understanding sa pattern of our thoughts, sa culture, ha? Eh, magkakaroon ng panganibuyan. Dapat ang culture, mapapasa ilalim yan sa sinasabi ng Panginoon. Hindi ang culture ang gagawin nating Diyos. Hindi ang culture ang gagamitin nating standard para masabi ang tama at mali. Dahil sa atin pong kasalukuyang panahon na ginagalawan, ito po ang tinatawag na the post-modern culture, which is mapanganib. Sasabihin ko po direkta, kung ang usapin ay tungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mapanganib ang concept ng postmodern. Ito po ay lumalaban direkta sa sinasabi ng Biblia. Sa postmodern, ang dinudyos nila ay culture. Sa postmodern, nandyan yung tinatawag na uncertainty and lack of absolutes. Meaning, walang standard na ginagamit. Ang ginagamit nila, subjectivism. Nakabatay sa emosyon, nakabatay sa interpretation ng bawat individual. Kaya nga mapanganib, walang standard. Oh. Kaya nga dito sa ating titingnan sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa hermeneutics, i-define uli natin. What do we mean by culture? Sa ngayon sa Webster's dictionary, Webster defines culture as the total pattern of human behavior that includes thought, speech, action, and artifacts. And as the customary beliefs, social forms, or material traits of a racial, religious, or social group. E pag sinabi palang culture o kultura, ito po yung kabuuang pattern ng pag-uugali ng tao. Kasama na dyan kung paano siya mag-isip, magsalita, gumawa, maging yung mga produkto na kanilang ginagawa. Nakapalupo yan sa kulturang kanilang kinamulatan. Kaya nga ito'y total pattern ng pag-uugali ng tao. Kaya nga sinabi din natin kanina, bago natin i-interpret ang Bible sa panahon nating ngayong ginagalawan, i-interpret muna natin ang Bible sa panahong ito'y sinabi ng Diyos sa kanila. Sa panahong sinalita mismo ng Diyos sa kanila, unawain natin sa panahong yon, sa kanilang lingwahe, sa kanilang kultura, sa kanilang pag-iisip, bago natin i-interpret sa panahon na ating kinamulatan ngayon. Dahil mapanganib po eh, dapat aalamin natin yung ilang mga challenges na binanggit natin kanina. Ito po yung ilan sa mga bagay na gusto nating iparating. At least may 10 bagay kung paano natin iintindihin yung pag-uugali o kultura ng mga Hudyong nagsulat ng Biblia. Hindi yung kultura ng mga Amerikano, ng mga Pilipino, ng mga Hapon, o kung sino-sino pa mang mga bansa na mayroong Biblia, hindi natin i-interpret sa kanila pong kultura. Sa kultura ng mga Hudyo, titingnan natin yung ilan na mga pag-uugali nila para ating maintindihan yung mga sinasabi ng Biblia sa ating panahon ngayon. For example, yung politics. Paano ba mag-isip regarding sa politics ang mga Hudyo? Ano yung kultura noon, lalo na mga kalapit na bansa nila? Pagdating sa religious, pagdating sa economic, pagdating sa legal, sa agricultural, sa architectural, sa domestic, sa geography, sa military, or even social. May mga pipiliin lang tayong ilang mga punto rito. Una, pagdating dito sa political. For example, may binabanggit ang Haring Belsasar sa panahon ni Daniel noon. Ang sabi sa Daniel, Kapitulo 5 at mga talatay 7, babasahin ko po rito sa ang dating ang Biblia. Sa aklat ni Daniel, ang kapitulo po ay 7 at ang mga talata ay 7 at 16. Pakinggan niyo po ang sinasabi rito. Ito po ay pagdating sa understanding ng politics sa panahong yun. Ang aking at aking nakitang siya ay lumapit sa lalaking tupa at siya ay nakilos ng pagkagalit. Okay. Kapitulo 5. Ito ho, kapitulo 5 at talata 7. Sabi rito, ang hari ay sumigaw ng malakas. Napapasukin ang mga engkantador, mga kaldeyo at mga manghuhula. Ang hari ay nagsalita at nagsabi sa mga pantas sa Babylonia. Sino mang makababasa ng sulat na ito at makapagpapaaninaw sa akin ng kahulugan niyan, magdadamit ng kulay murado at magkakaroon ng kwintas na ginto sa palibot ng kanyang leeg at magiging 3 puno sa kaharian. Ang usapin po kasi kaya binanggit ito, sa panahon ng Haring Belsasar, ito po ay lumalabas apo na ng Haring Nabucodonosor o Nebuchadnezzar.
sa kanilang piyesta na ginawa sa Kaharian Babylonia, ginamit nilang kasangkapan yung mga banal na bagay mula sa templo sa Jerusalem. Example na dun yung mga kopa or tasa na banal galing sa templo sa Jerusalem. Ginamit nilang lalagyan nila ng alak. So nagalit ang Diyos at sumulat ang Diyos ng mga salitang mene mene tekel o parsin. Hindi maintindihan ng hari at ng kaniyang mga wise men kung ano ang kahulugan ng mene mene tekel o parsin. Pinatawag nga ng hari yung mga wise men na bayaran sa Babylonia, hindi nila may paliwanag. Pero bago niya ipatawag yon para ipaliwanag, nagbigay siya ng offer ang Haring Belsasar. Ang offer niya, kung sino makapagpaliwanag ng sulat na yon, ay anong sabi niya? Magkakaroon ng kwintas na ginto sa palibot ng kanyang leeg, magiging ikatlong puno sa kaharian. Gagawin niyang third ruler. Ngayon kung mag-iisip tayo, paanong third ruler? Sino ba ang ikalawang ruler? Eh di ba si Belsasar ang first ruler dahil siya ang hari? Ba't hindi niya i-offer ang second ruler? Bakit ang offer niya ikatlong puno? Bakit ikatlo? Sino ba ang ikalawa? Or meron bang ikalawa? Ba't nilagpasan ang ikalawa? Ba't ang offer ikatlo? Ito ay ginagamit natin dito yung analytics. Kaya may ganun yung forma ng ating pagtatanong. Analytics. Pinapagana yung isip. Hindi pinapagana ang emosyon. Bakit hindi second? Siya ang first, supposedly. Bakit third ang offer na reward? Third ruler, hindi second. May kinalaman ho kasi yan sa nature ng politics ng mga kaharian noon na kinamulatan ng bayan ng Diyos, in particular ng Huda sa loob ng kahariang Babylonia. Anong ibig mo sabihin, Brother Melvin? Kasi nga, eto ha, etong ipapaliwanag natin bakit third ruler ang offer ng Haring Belsasar. Sino ba, meron bang ikalawa? Kung meron, sino? Et wala naman tayong nabasang second. Eh bakit third ruler ang offer, hindi na lang second? Kung hindi natin alam ang nature ng politics sa mga sinasabing ito, babaliwalain naman ito ng iba. Basta ang importante, may kasaysayang nangyari. Etong sasabihin natin, part ito ng hermeneutics. Bahagi din po ito para putuli natin yung maling pananaw ng maraming nagtuturo ng Biblia na kapag hindi daw nabasa, hindi na agad totoo. Kung ano lang ika yung nabasa, yun lang ang totoo. May problema sa ganung pilosopiya ng mga tao. Na pag hindi nabasa, hindi na totoo. At pag nabasa, totoo na agad. Malaki ang problema po niyan sa biblical hermeneutics. Eto na, sasabihin na natin, bakit pagdating sa politics, sa nature ng politics, sa mga kingdom na kinamulatan noon ng Huda at ng Israel, bakit may ganito silang panuntunan? Kasi nga po, eto yan. Natuklasan ng mga archaeologist. Tandaan ninyo, ang mga archaeologist, yun po yung mga naghuhukay, naghahanap ng mga katunayan tungkol sa mga sinasabi sa mga literatures, kasama na ang Bible regarding sa sinasabi, kung totoo ba ang sinasabi ng isang literature o mali. Naghuhukay sila ng mga artifacts, ng mga evidences, ng mga hard evidences. That's why part ng reasons of faith ang mga evidence. Kung yung mga sinasabi dito ay totoo, particular yung mga liberal scholar na kine-question ang truthfulness ng Bible, the veracity of the Bible. Until na hukay ng mga archaeologists yung mga evidence, na tameme o tumahimik yung mga liberal scholars na nag-question ng Bible. Lalo na sa puntong ito. O ngayon, balik tayo. Bakit third ruler? Kasi nga po, nahukay ng mga archaeologists na ang kasabayang hari ni Belsasar ay walang iba kundi yung kanyang tatay na si Nabunidos. Yes! Sabay na naghari si Nabunidos at si Belsasar sa panahong ito. Bagamat si Nabunidos, ang hilig niya ay botany. Sa panahong ito, wala siya doon sa kingdom ng Babylon. Pero nahukay ng mga archaeologist na si Nabunidos kasabayang naghari ng kanyang anak na si Belsasar. Dahil yun ang nature ng politics nung una. Walang problema na sabay maghari
ang dalawang individual. Hindi katulad ng nature ng politics mula after ng panahong yon hanggang sa panahon natin ngayon. So, hindi nabasa yung pangalan na Bunidos, pero totoo pala na nag-exist o umiral si Nabunidos at kasabayang naghari ng kanyang anak na si Belsasar. Kaya hindi totoo yung mga sinasabi, pag hindi nabasa, hindi na totoo. Maraming mga bagay na hindi nabasa sa Biblia pero totoo kung ikay magsaliksik lang. Kung ang katotohanan ay pinag-uusapan, titingnan mo lahat yung bawat evidences. Yun po ay fact na atin pong nakita at ginamit natin ang hermeneutics na pamamaraan. Bakit ikatlong puno ang offer ng Haring Belsasar? Kasi meron ng dalawang puno. Kaya ikatlong puno ang offer pagdating sa nature ng politics. Ganon kaganda ang hermeneutics. Ginagamit natin lahat yung iba't ibang mga part ng pag-interpret nito. Sunod sa religious aspect. Halimbawa, ito po, binabalagpasan natin si Jonah. Dito muna tayo sa religious aspect. Ang tanong dito, bakit sinabi ni Moses yung strange command sa Exodo 23:19 na huwag mong lutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina? Babasahin ko po ang nakalagay sa Exodo Kapitulo 23 at ang talata ay 19. Ang sabi po rito'y ganito, 23:19, sabi rito, ang mga pinakauna ng mga unang bunga ng iyong lupa ay iyong ipapasok sa bahay ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. Ah, di ba? May utos na gano'n. Strange. Ito ay pagdating sa religious, sa culture na kinamulatan sa panahong yon. Significant nito pagdating sa religious matters? Eh, siyempre, yung ibang nagbabasa nito, sasabihin agad nila, wala namang kinalaman yan sa usapin ng ating panahon, matandang tipa na yan, luma na yan. Kaya yung mga taong laging magsabi ng mga ganun, ah, lumang tipa na yan, walang kinalaman yan, yun yung mga tao talagang kulang sa pag-aaral ng Biblia. Pilit nilang dinadala yung sarili nila sa tinatawag na kamangmangan. Eh, pwede namang maunawaan ito. At napakahalaga nitong understanding na ito pagdating sa tinatawag na timeless principle. Of course, this is a historical fact. It is a historical particularity during the time of Moses. But when it comes to timeless truths or timeless principle, importante ito kahit sa panahon natin ngayon. Papaliwanag ko. Hindi ni-apply natin sinasabing timeless principle sa panahon natin. Bakit nga ba inutos ni Moses na huwag mong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina? Ito po is sensible, full of sense, because our God is a God of sense, not a God of nonsense, kagaya ng maraming nagpapaliwanag ng Biblia. Bakit full of sense? Tingnan nyo, ha. Supposedly, ang substance, yung gatas, ang bumubuhay, di ba, sa bata. That is a fact. That is a reality na ang gatas ang bubuhay dapat doon sa sanggol. Pero sa puntong ito, yung substance na bubuhay sa bata, yun ang ginagawang pangpatay sa bata. Isipin nyo, lulutuin yung batang kambing sa gatas ng kanyang ina. Dapat yung gatas na yun ang bubuhay sa batang kambing, hindi papatay sa batang kambing. O, diba? Full of sense. Because our God is a God of sense, not a God of nonsense. Kanyang, ito ay completely dinidistort ng practice na ito. Yung tinatawag na pattern ng Diyos para magkaroon ng pagtataguyod ng buhay dito sa balat ng lupa, kahit mga hayop ang pinag-uusapan. Ang substance ang bubuhay. Yung gatas ang bubuhay sa bata. Hindi yung substance ng pambuhay ang gagamitin mong pangpatay. So ngayon, bakit nga ba sinabi ni Moses ito? Kasi nga, ito palang gawain na ito ay practice sa lugar ng Kanaan. Sa lugar ng mga pagano na gustong palayasin ng Diyos para tumira doon ang bayang Israel.
practice pala ito ng mga pagans, na mga paganong sumasamba sa mga diyos-diyosan. Dahil ang paniniwala ng mga pagano, kapag niluto nila yung batang kambing sa gatas ng kanyang ina, dadami yung kanilang mga alagang hayop. Nadiskubre ito ng mga archaeologists sa Ras Shamra, itong practice na ito. Kaya pala sinabi ito ni Moses. Ngayon, yung binanggit ko kanina, pagdating sa timeless principle, ito yung application sa panahon natin ngayon. Nabanggit ko kanina, this is a historical particularity during the time of Moses, but the timeless truths or principle is, huwag natin gagamitin ang paniniwala na labas sa Biblia at ating itaguyod sa ating panahon ngayon. See? Diba, nasundan natin? Yung timeless principle, huwag mong ihalo ang turo na wala sa Biblia sa turo ng ating Panginoon. Pinaghalo. Ginamit ng bayan ng Diyos noon ang practice na ito. Although galit ang Panginoon, galit si Moses. Kaya winarningan na niya ang Israel na huwag niyong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng nanay kasi huwag kayong gumaya sa gawain ng mga pagano na hindi mananamba sa tunay na Diyos. O diba ang mga Israel sa maraming kasaysayan dito sa Biblia? Nahawa sila sa pagsamba na ginagawa ng mga pagano. Sumasamba din sila sa araw. Sumasamba din sila sa tinatawag na Virgin Lady, na Madonna, na may pangalan sa panahon natin kasi noon pangalan Astoret. Nakalagay yun sa Jeremias 44 mula sa talatang 17. Sumasamba sila sa reyna ng langit. Si Astoret yun. Naniniwala sila may ina ang Diyos. Astoret, Assyrian, Babylonian kind of worship. Sa panahon natin ngayon, pasintabi lang po. Yan yung ginamit na practice. Ha? Na ang babae ngayon, ginawang ina ng Diyos. Ito pong pangalang Maria. Practice yan ng mga pagano. Pinalitan lang yung mga pangalan para tanggapin ng mga Kristiyano na hindi yan si Astoret, hindi yan si Venus, hindi yan si Diana, si Maria Ika yan. Yan yung pumasok ngayon sa belief ng marami. Pinaghalo ang turo ng mga pagano at turo ng Biblia. Conglomeration between truth and error is an abomination. Karumaldumal yan sa ating Panginoon. O di, ngayon, naintindihan nyo na kaibigan kung ano ang timeless principle na pwede nating i-apply sa panahong ito. Yan ang purpose ng Diyos kung bakit ipinasulat yung mga bagay ng una. Bagamat ito'y nakasulat noon, pero merong kinaaangkupan yan sa panahon natin ngayon. Huwag nating paghaluin ang turo mula sa kaaway sa turo ng Panginoon. Ang gatas ay substance na bumubuhay sa bata. Yan ang pagtataguyod ng Diyos ng tamang batas para mabuhay ang isang being, kahit hayop siya, para mabuhay siya ng tama, gagamitin yung gatas ng kanyang nanay. Binaliktad ito dahil ang kaaway ng Diyos, babaliktarin niya lagi yung sinabi ng Diyos. Ang Diyos liwanag, kaaway dilim. Ang Diyos, pag sinabi pumunta ka sa hilaga, ang kaaway sasabihin pumunta ka sa timog. Pag sinabi ng Diyos pumunta ka sa kanluran, pumunta ka sa silangan, ang sasabihin ng kaaway pumunta ka sa kanluran. Ganun ang kaaway ng Diyos, laging opposite. So wag nating sundin ang mga turong opposite sa turo ng Diyos. Yun po ang timeless principle. Kaya sinabi sa religious aspect, ginamit natin yung good hermeneutics para maiangkop yung tamang principle pagdating sa spiritual aspects. That's why religious ang pinag-uusapan dito. Yun ba? Yun ang isang example. Marami yan. Maraming example sa Biblia. Halimbawa, itong si Elias. Ha? Bakit ang hamon niya ay doon tayo maglaban ng iyong mga saserdote sa bundok ng Carmel? Oh, di ba? Naalala niyo sa kwento doon sa mga sulat ng Biblia sa bundok ng Carmel? Eh kasi pag inaral pala ninyo ang bundok ng Carmel, yan pala yung ang Carmel, maraming bundok yan, kabundukan yan, parang Sinai or Horeb, kabundukan yan. Ang Carmel ay kabundukan. Okay? At doon sa kabundukan, sa pinakamataas na bahagi, doon naghahandog yung mga saserdote ni Baal. Ha? Saserdote ni Jezebel. Saserdote ni Ahab. Supposedly si Ahab dapat tapat sa Diyos, si Israel siya eh. Pero dahil nag-asawa siya ng worshippers ni Baal, pagano,
ay di nasira yung prinsipyo ni Ahab. Kaya yun ang kwento. Kwentong totoo. Nagandog ang mga pari ni Jezebel doon sa bundok ng Carmel. Home court kumbaga. Kaya ang hamon ni Elias, doon tayo maglaban sa home court ninyo. Papatunayan ko na ang Diyos ko ay yun ang totoo at ang Diyos nyo ay hindi totoo. 400 prophets ni Baal, talo ni Elias. Di ba yung panalangin ni Elias? Yun ang dininig na. Dininig ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay buhay. Ang Diyos nakakarinig. Ang Diyos ay totoo. Bakit walang sumagot ni Diyos Diyosan sa panalangin ng mahigit na 400 mga pari nila? Kasi nga ang Diyos Diyosan nila, peke, hindi naman totoong nag-exist. Na nag-exist sa kanilang isip. Yun yung totoo doon. Kaya ang punto, bakit mas pinili ni Elias sa Carmel tayo maglaban? Kasi parang sinasabi niya, doon namin kayo tatalunin sa inyong home court. May advantage kayo, wala kayong masabi. Ayan. Ayan po yung kagandahan ng hermeneutics, mga kaibigan. Yung mga purpose na huwag tayong matakot. Kahit home court, sabagay, ang sanglibutang ito, home court naman talaga ng kaaway ito eh. Ha? Ang nangangasiwa sa isipan, the Zeitgeist, sabi sa salitang German, the Zeitgeist, that is the spirit of this world. Ang nangingibabaw po rito sa mundo, hindi naman espiritu ng Diyos eh. Espiritu po ni Satanas. Siya ang itinuturing na Diyos ng sanglibutan ayon sa ikalawang Korinto 4:4. Sa makatuwid, nabubuhay tayo sa home court ng kaaway. So once natapat tayo sa Diyos, hindi tayo matatalo. Hindi tayo matatalo. O, ganyan kabuti yung timeless truths or timeless principle sa pagkabasa natin sa mga kaganapan na sinasabi noon. Kahit home court ito ng kaaway, bagamat masaktan man niya tayo, mapatay man makuha ang buhay, hindi siya nagtagumpay. Dahil yung buhay na yun, ibabalik naman ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa kanyang ikalawang pagdating. Yun po yun. So, kita nyo, politics religious, ginamit natin ang good hermeneutics. Okay? Bilis-bilisan natin ng konti ito. Pagdating sa economics, sa economics ho kasi, lalo na sa bilihan ng lupa, eh sa atin ho, kailangan ng mga titulo yan. Tadaan sa proseso, which is proper naman para masabi mong legal. Hindi ka maluloko, duman ka sa legal na paraan. Noong unang panahon kasi, kung mababasa natin sa Biblia ho, yung pagbibigay ng sandal, isipin mo tsinelas, ibinigay ni Elimelech sa kanyang malapit na kamag-anak yung sandal ni Boaz. Noon kasi ang transaction sa pagbentahan ng lupa, ibibigay mo lang yung sandals eh. Ayun, significance. Anong kahalagahan nun? Bakit sandal? Eh kasi para sa kanila noon, nangangahulugan yon na hindi ka na muling aapak dito sa lupaing ito kasi iba na ang nagmamayari. Kaya binibigay nung nagbebenta yung kanyang sandals o panyapak doon sa bibili ng lupain. Diba ganun kasimple? Ganun kasimple ang transaction nun when it comes to economics. So, paano natin nalaman? Through hermeneutics. Nag-search tayo ng mga evidences. Pinakita naman yan sa mga maraming pagsasaliksik ng mga scholars din natin, ng mga tapat din talagang nagsasaliksik ng katotohanan, the objective kind of Bible study. Ayan. Pagdating sa legal, diba sabi natin kanina, sa politics, sa religious, sa economics, sa legal, tinitingnan lang natin dito yung culture ng mga taong sumulat ng Biblia noon. Bago natin i-interpret ang Biblia ngayon, unawain muna natin yung mga paraan nila noon. Okay? Pagdating sa legal, ito yung ipagkakamali ng iba, lalo na yung hindi naniniwalang Diyos si Kristo. Sabi sa Colossians 1:15, gusto ko pong basahin ito, no? Colossians chapter 1, verse 15, meron pong mga ganitong pangungusap na binabanggit. Pakinggan nyo po ito. At sabi rito, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Binabanggit dito si Jesus bilang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ang conclusion ng mga excited, nabigbigay ng conclusion, regarding sa being ni Kristo, eh si Kristo daw, eh, hindi tunay na Diyos kasi nga ayon sa talata, siya ay panganay ng lahat ng mga nilalang. So, dumating sila sa conclusion na si Kristo ay nilikha. Panganay siya sa mga nilikha. Pero tingnan nyo, gagamitin natin yung ilan sa mga tinatawag na methods ng biblical hermeneutics, yung
biblical language, yung lingwaheng ginamit. At sa New Testament ito natin binasa, therefore Gregong salita. Yung salitang panganay, or sa English ay firstborn sa pagkasalin, ay hango po yan sa salitang Grego na prototokos. Ha? Pag sinabing prototokos, ito po yung sa understanding ng legal doon sa actual na pagkagamit ng prototokos sa panahong yon at sa pagkagamit ng prototokos pertaining to our Lord Jesus Christ in a legal matter. Sa application sa legal matter noon, binabanggit sa Deuteronomio chapter 21 verse 17 ang ganitong pahayag. Pakinggan nyo muna ito, ha? 21:17. Kundi kanyang kikilalaning panganay ang anak ng kinapuotan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng dalawang bahagi sa buong kanyang tinatangkilik sapagkat siya ang pasimula ng kanyang lakas. Ang karapatan nga ng pagkapanganay ay kanya. Sa legal aspects ng mga Hudyo, ng mga writer ng Bible, sa legal aspect, pagpanganay ka, ang mana mo, double portion. Doble. Noon yun, hindi sa panahon natin ngayon. Hindi ibig sabihin, pagpanganay ka ngayon, ay double portion din ang mana mo. Hindi ganon. Ito'y sa panahon noon. Ang panganay noon, bukod sa magmamana ka ng double portion, ikaw ay yung tinatawag na mayroong karapatang manguna sa iyong sambahayan. Pag nawala lalo, yung padre o patriarka. Ganun noon, sa legal aspect nila. When it comes to spiritual, si Kristo po ang tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Yun yung pagkagamit ng salitang prototokos. Ha? Hindi nangangahulugang si Kristo ang unang nilalang, napakalayo naman doon sa kanyang biblical language. Ang prototokos sa pagkagamit sa context niyan, si Kristo sa pamamagitan niya nalika ang lahat ng mga bagay, therefore siya naman talaga ang tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Yun ang paggagamit ng prototokos. Tingnan mo, sa legal matter lang ito ginamit natin dito sa hermeneutics. Okay? So tuloy din tayo sa isa pa, agriculture. Eto, mabasahin ko po itong ako po'y natatawa dito sa mga liberal scholars. Hanap sila ng hanap ng mali sa sinasabi ng Bible. Kahit yung mga critics, ano ho, hanap sila ng hanap ng mali. Ito yung example ng ako'y natatawa sa Matthew chapter 13. Hindi dito sa talata ako natatawa, kundi doon sa mga tumutuligsa. Naawa ako at natatawa. Kaya pakinggan nyo. Babasahin ko lang ito, Matthew chapter 13, verses 31 and 32. Ang sabi rito ay ganito. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid, na siya ngang lalong maliit sa lahat ng mga binhi. Putulin ko muna doon. Undrive natin dito, sinabi ni Kristo na ang butil ng mustasa, the mustard seed, ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi. Ayon. Dito papasok ngayon itong mga liberal scholars na mga skeptics, hindi mapaniwalain sa sinasabi ni Kristo. O maging yung ibang mga tumutuligsa, sabi nila ganito, nagkamali daw ang ating Panginoong Jesus. Nagkamali daw si Jesus nung sinabi niya na ang butil ng mustasa ang pinakamaliit na binhi. Kita mo? Sana sila nakuha ng ganong audacity at lakas ng loob para sabihin si Jesus nagkamali. Si Jesus na lumikha ng lahat ng mga bagay, nagkamali para sa mga skeptics dahil sa sinabi ni Kristo. O ngayon ito. Napatunayan naman talaga sa buong mundo kung ano ang pinakamaliit na binhi. At alam nyo kung ano yon? Ang butil ng orchid. Yun ang pinakamaliit na binhi sa buong mundo. Kung ngayon sasabihin nyo ngayon tagapanood, eh di, Brad Melvin, nagkamali nga si Kristo. Tama nga yung mga skeptics. Kasi ang sabi ni Kristo, ang butil ng mustasa, ang pinakamaliit. Eh napatunayan ni Ika sa scientific findings na ang pinakamaliit na butil o binhi ay hindi mustasa kundi orchid. Yes, tama po. Napatunayan sa buong mundo. Yes, I agree. Na ang pinakamaliit na binhi ay orchid at hindi mustasa. I agree.
Sasabihin nyo ngayon, eh Brother Melvin, eh bakit mo sinasabing natatawa ka dito sa mga skeptics na ito? Ito ho ang paliwanag dyan. Tama po na ang pinakamaliit na butil sa buong mundo ay orchid, hindi mustasa. Ang sinasabi ni Kristo dito, ang pinakamaliit na binhi ay mustasa, ay tama ho. Bakit? Eh, ang sinasabi ni Kristo doon sa lugar ng Palestina sa Israel, hindi sinabi ni Kristo dito, ha, na ang butil ng mustasa ang pinakamaliit na binhi sa buong mundo. Bakit? Eh napatunayan during that time, mga kaibigan, nung sinasabi ito ni Kristo, wala namang orchid doon sa Palestine. Yes, walang orchid seed. Therefore, sa lugar ng Palestine, ang pinakamaliit na existing na butil ay ang mustasa, dahil walang orchid doon sa lugar. Kaya nga sinasabi natin, our God is a God of sense, not a God of nonsense. Ito problema ng mga liberal scholars at mga skeptics eh. Hindi nila inalam yung sitwasyon noon. Kaya nga, binabanggit natin sa hermeneutics, aalamin mo yung culture, yung agriculture, kabahagi yan, kaya ito ang ating tinatalakay, para hindi tayo maligaw sa sinasabi dito ng Panginoon, lalo na ni Jesus Christ. Dahil sasabihin ng mga si Kristo ang creator ng lahat. Siya ang gumawa sa orchid. Siya ang gumawa sa mustasa. Alam ni Kristo kung anong pinakamaliit. Kaya lang pag sinabi ni Kristo sa mga taong kausap niya noon na ang butil ng orchid ang pinakamaliit, ano sa tingin niyo ang magiging response ng mga nakikinig sa kanya? Nung sinabi halimbawa ni Kristo, ang butil ng orchid ang pinakamaliit, ano sa tingin niyo ang magiging tugon ng mga taong nakarinig kay Kristo? Sasabihin nila, ano yung butil ng orchid? Saan yun? Ano itsura nun? Kasi nga wala noon doon sa lugar ng Palestine. Kaya si Kristo nagsasalita sa mga salitang maiintindihan ng mga tao. Yun ang dapat ninyong inalam. Kaya ganyan kaganda ang hermeneutics. Inaalam mo maging yung pananim nila, yung agrikultura nila. Para hindi ka maligaw. Ah, kaya pala sinabi ni Kristo. Kasi yun yung pinakamaliit na binhi sa lugar ng Palestine. Walang alam ang mga Hudyo regarding sa orchid. Kaya nagsasalita si Kristo na may kabuluhan. Hindi siya magsasalita ng mga salitang walang kabuluhan gaya ng iba. Tingnan nyo, pag sinabing gaya ng iba, may isang mga ngaral na pinapalakpakan at hinahangaan. Nang sabi niya, nasa Biblia daw ang ampalaya. Nabanggit daw sa Biblia ang ampalaya. Binasa sa mga talata ng Biblia na doon daw yung ampalaya. And then nagpalakpakan itong mga taong ito na, wow, nasa Biblia nga pala ang ampalaya. Anong challenge siya sa mga tao? Ano ba ika ang ampalaya? Gulay. Ano ba ang lasa? Mapait. Eh di basahin natin, binasa na dito, Exodus 12, talatang 8, sabi, at kinilang kakainin ang laman sa gabing yaon, na inihaw sa apoy at tinapay na walang libadura, kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. Conclusion niya, therefore ang ampalaya na sa Biblia, sapagkat ang ampalaya ay gulay at ang lasa ay mapait. O di, nasa Biblia ikang ampalaya. O yan, ang bad hermeneutics. Palakpakan naman ng mga taong nadaya, walang alam. Tandaan ninyo, gamitin mo hermeneutics, saang lugar to? Sa Egypt. Anong panahong ginagawa nila yan? Yan ang tawag, Paskwa. Ano ang kinakain nila? E di yung karne nila na inihaw, particular ang tupa. Ano yung kaakibat ng pagkain ng mga ng karne ng tupa? E di ika yung mapapait na gulay. Tanungin mo, sa panahong yun, meron bang ampalaya dun sa lugar ng Egypt? Of course, wala. Mayroon po akong libro na ang title, The Manners and Customs of the Bible. Doon tinalakay, in particular, yung mga pananim, yung halaman, yung mga ibon, yung mga gulay, so on and so forth. Yung pag-aasawa, yung ugali ng mga hari, sa pagpapakasal, sa pag-aasawa, sa pag-aanak, sa pagdi-divorce, kasama yung mga gulay. Walang ampalaya doon. Yung mga mapapait na gulay, iba-iba doon existido sa Egypt, like endive, so on and so forth. So walang ampalaya. So yun ang sinasabi natin eh, may mga bad hermeneutics para lamang pasikat, para mapalakpakan.
Ganun ang kagandahan ng hermeneutics. Inaalam mo. Gagamit ka ng evidence. Tutuklasin mo yung mga pag-uugali ng tao, lalo na sa culture nila, and sa agriculture. Kagaya ng sinabi ni Kristo, ang existido na pinakamaliit na butil or binhi sa Palestine ay mustasa. Dahil walang orchid noon. Yun po, pagdating sa agriculture. Okay? So, ilang minuto na lang tayo mga kasama? 20 minutes. Okay, salamat. Okay, tuloy natin ito. Tuloy natin. Pagdating sa architectural, eto, mapapansin nyo ang sinasabi sa Matthew chapter 24. So, kanina, politics, religious, economics, legal, agriculture. Punta naman tayo sa architectural. Sa architectural, sa Matthew 24:17, ito yung warning ng Panginoon regarding sa magaganap doon sa Israel nung panahong yon. Matthew 24:17, ang sabi rito ay ganito. 24:17. Ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang ipaglabas o maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. Napansin niyo yung sinabi ng atin hong Panginoong Hesukristo. Yung mga nasa bubungan daw huwag maglabas. Ito po yung prophecy regarding sa destruction of Jerusalem. Pero ang punto na ating kukunin dito, yung sinabi niya, yung mga nasa bubungan. So tayong nagbabasa sa ating panahon, anong significance nito? Anong kahalagahan nito? Bakit naman sa bubong manggagaling yung mga tao? Anong ginagawa nila sa bubong? Ba yung mga tao ba na umi-standby sa bubong? Ayan. Pag hindi natin kinonsider yung architectural design or structure ng mga bahay noon, kasi pag sinabing natin bubungan natin in a triangular design, na hindi ka naman pwedeng magstay sa bubungan. Ang dumadaan lang sa bubungan, yung mga magnanakaw marahil, hindi dadaan yan sa pinto, dadaan yan sa iba't ibang bahagi ng bahay, dadaan sa bintana, yung iba sa bubong. So anong significance nito? Marahil yan ang tanong ninyo. Kasi ganito, sa architectural design, although alam naman natin yan, through internet nakikita natin, Google mo lang, ng architectural design ng mga Near Eastern people, yung nakatira sa lugar na itong pinag-uusapan, ang kanilang bahay, yung kanilang pinaka roof deck, yun ang kanilang pinaka relaxation. Yun ang kanilang pinaka bubungan, ay alin? Relaxation. Sa panahon natin ngayon, yun ang pinaka balkonahin nila. Doon sila nagre-relax. Sa Bible, particular sa Old Testament, yung iba doon gumagawa ng pagsamba o worship sa ating Panginoong Diyos. Bubungan. Yung roof deck, yun ang pinaka-relaxation. Yun ang kanilang pinaka-balkonahe. Diba sa ating panahon, ang architectural ng bubong natin ay hindi naman doon sa taas, doon sa gilid. Usually, ganun sa ating architectural design. Commonly, ganun yon. So, ito ang sinasabi natin, pagpapaliwanag lang sa ilang mga bagay na marahil, ba narito yung iba? Bakit sa bubungan manggagaling? Kasi nga, during the time of the relaxation, when the time comes of the destruction of Jerusalem, sa pamamagitan ng sign na binigay ng ating Panginoon, na kapuyoy pinaligiran na kayo ng kaaway, huwag na kayong bumaba mula sa bubungan, hakutin yung mga gamit ninyo, meaning mula sa bubungan, tumakas na kayo. Huwag na kayong mag-abala pa, nakunin ang mga gamit sa pagtakas dahil magiging dahilan yan para kayo'y maantala at mapahamak. Yun, yung urgent ng message. Huwag nang kumuha ng inyong mga abubot sa loob ng bahay, yung inyong mga inipon sa panahon ng destruction. From relaxation, diretso na sa pagtakas. Yun yung point dito sa sinasabi natin sa architectural. Kanilang mga kultura ito. Di ba? So, pero sa geography, lagpasan na natin yung domestic. Sa geography ho tayo. In particular doon sa sinasabi sa Revelation 3:16, sinasabi ng ating Panginoon, babasahin natin, Apocalypse 3:16. Ito ay pagdating sa geography naman, ha? Apocalypse 3:16, na meron tayong mababasang ganitong pahayag. Ang sabi rito ay ganito, kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Ito yung sabi ng Panginoon sa ikapitong iglesia, the Laodicea, hindi malamig, hindi mainit, malahininga ka, isusuka kita sa aking bibig. So kung sinasabi natin that God is a God of sense, not a God of nonsense, anong sense ng sinasabi sa pangungusap? Malaki. Yung mga sinasabi po rito sa kasulatan, nakaka-relate yung mga sinulatan.
Tandaan natin, itong Laodicea ay isa sa mga lugar sa Roman province, yung Asia Minor. Nakaka-relate ang mga tao sa sinasulat na ito ng apostol na si Juan na mula rin sa Panginoon. Dahil ang lugar ng Laodicea ay may particular na challenge o problema sa lugar ng panahong sinasabi ito. Anong problema nila? Tubig. Yes, tubig ang problema. Bakit? Kasi ganito. Wala silang sariling water source o pinagkukunan ng kanilang tubig inumin. Kumukuha sila ng tubig mula doon sa lugar ng Hierapolis. Alam niyo po ba kung gaano kalayo ang lugar ng Hierapolis dito po sa Laodicea? Ang layo noon ay nasa 6 miles, 6 na milya. About 9 kilometers. Imagine niyo kukuha ng tubig 9 na kilometro, anong gagawin mo diyan? Araw-araw kang maglalakbay? Kaya nga ang Laodicea gumawa ng project. Bagamat mayaman ang lugar ng Laodicea, mayaman sila. See? So ang project na ginawa nila, nagpagawa sila ng aqueduct. Yung aqueduct, yun yung tubo na malaki na kinonekta nila mula doon sa Hierapolis papunta doon sa Laodicea. Ang Hierapolis na water source nila sa layo ng 9 kilometers or 6 miles, hot spring po yun. Sa mismong lugar, napakainit ng tubig. Hot spring. Magta-travel doon sa kanilang tubo, aqueduct, papunta sa Laodicea, 6 miles. Pagdating sa lugar nila, ang tubig na yon hindi na mainit at hindi rin malamig. Malahininga. Lukewarm. So ikaw ba naman kaibigan, papayag ka na araw-araw na inumin mo, malahininga? Di ba, normally sa mga tao ngayon, ang tubig na lukewarm o malahininga para lang sa taong may sakit o nagme-medication. At ang malahininga, ginagamit yan sa first aid sa mga taong nalason. Yung lukewarm, haluan nila ng yung iba sugar at ipapainom doon sa taong nalason para ilabas yung nalason. So, ginagamit yan kasangkapan sa mga may sakit din at sa mga nalalason. So, nakaka-relate yung mga tao, spiritually speaking. Nung sinabi ng ating Panginoon na pag kayo hindi mainit, ha? Sa pananampalataya, hindi rin malamig, kayo'y malahininga, isusuka ko kayo. Dahil kayo mismo, literally speaking, hindi nyo rin papayagan na iinom kayo ng puro malahininga. Siyempre, iaangkop yan sa panahon. Kung mainit ang panahon, ang normally o commonly na gusto ng taong inumin, pag mainit ang panahon, malamig na tubig. Pag malamig naman ang klima ng panahon, normal na gustong hanapin ng tao ay hindi malamig na tubig, mainit naman. Angkop dapat sa panahon. Pag malamig ang panahon, mainit ang tubig. Pag mainit ang panahon, malamig ang tubig. E paano kaya kung mainit ang panahon, maligamgam painom sa'yo? Paano kaya kung malamig ang panahon, maligamgam rin ipainom sa'yo? Hindi mo gugustuhin yan. Kaya sabi ni Kristo, spiritually speaking, isusuka ko rin kayo sa aking bibig. Pag hindi kayo malamig, pag hindi kayo mainit, kayo'y malahininga. Kaya nakakaintindi, nakaka-relate. Nakaka-relate ang mga tao sa sinasabing ito ng Panginoon. Ganyan po yung pamamaraan ng paggamit natin ng proper interpretation of the scriptures. Hindi nakabatay sa emosyon, nakabatay ito sa thus saith the Lord, sa tota scriptura, scripture alone, sa pamamagitan ng pagsasaliksik, sa pamamagitan ng mahabang proseso ng second step, which is interpretation. From observation down to interpretation, which is long process, before the application or pag-aangkop sa ating mga sarili. Yun po yun sa geography. Marami pang mga geography na pinag-uusapan dito sa Biblia. Okay? Even military, lagpasan natin yung military. Sa kanilang social, ito, tingnan nyo, sa Luke chapter 10 verse 4, ito yung pagkakamali din ng iba, na ang Christianity daw, anti-social. So, pag alagad ka na ni Kristo, ay hindi ka na, ano, hindi ka na masarap kasama kasi ikaw na ay, ano, anti-social, galit ka lagi sa kasayahan. Alam niyo po ba ang ating Panginoong Jesus ay masayahing tao yun? Hindi po siya anti-social. Pero bakit ika, sinabi rito sa Luke chapter 10, pabasahin po natin ang verse 4. Ang sabi rito ng ating Panginoong Jesus ay ganito, huwag kayong magsipagdala ng supot ng salapi, ng supot ng pagkain, ng mga pangyapak man, at huwag kayong magsibati kanino man tao
sa daan. Ano daw? Huwag kayong magsibati. Huwag niyong i-greet ang sino mang masalubong ninyo sa daan. So, anti-social daw yan. Kasi huwag kayong babati. So, ibig sabihin daw, pag Kristiyano ka na, kayo na kasi bangot. Ha? Kayong iba, eto, bago ko lubusan sagutin, yung iba, pag Kristiyano na sila, naging palamura na sila. Ha? Binibigyan nilang katuwiran yung kanilang pagmumura. Kasi kasama yan sa sinabi ika ni Kristo. Sumasama ang ugali sa madaling salita. Yun ang tingin talaga natin dahil hindi yun naturo ng Biblia. Imagine mo, no, naging Kristiyano ka, naging immoral ka. Nung hindi ka Kristiyano, hindi ka palamura. Nung naging Kristiyano ka, palamura ka na. Tapos huwag kang magsibati. So, kapag hindi mo ginamit yung good hermeneutics, yung exegesis na tinatawag, the extraction of the text, na ibabatay mo sa kanilang cultures, total pattern of human behavior pertaining to their culture that includes thought, speech, actions, or artifacts, maliligaw ka nga. So, ano, Brother Melvin, ang ibig sabihin? Na huwag magsibati. Kasi ho, kaya sinasabi natin na antisocial ang sinabi ni Kristo sa talata kasi nakabatay tayo sa ating present understanding ng salitang pagbati or greetings. Which means to say, nakabatay tayo sa ating culture. That is why ang sabi natin kanina, before you interpret the Bible, try to study the historical particularity. Alamin mo muna yung kultura nila noon, the way they speak, the way they dress, the way they do their artifacts, o kung ano mang kanilang laging kaugalian noon. Alamin mo muna bago mo i-interpret yung Bible sa panahon natin ngayon. Kasi sa panahon natin ngayon, pag sinabing bati, hi, hello, kumusta, okay na yun eh. Pag nagsalubong tayo sa daan, kindatan lang, okay na yun eh. Pero sa iba, wag ka. Sa ibang lugar, in particular sa gitnang silangan, pag ikay lalaki at kumindat ka sa kapwa lalaki, iba ang kanilang intindi noon. Ibig sabihin, type mo yung lalaki. Ah, di ba? So, iba namang kultura din yun. Sa gitnang silangan, ganun, pag kumindat ka sa kapwa mo lalaki, sasabihin niya, may gusto ka sa kanya. Oh. Sa ibang lugar, pag nag-holding hands ang, sa atin, pag nag-holding hands ang kapwa lalaki, aba, may something. Ah, alam na this. Oh, yun ang sasabihin natin. Pero sa ibang lugar, pag nag-holding hands ang kapwa lalaki, walang problema. Hindi pagdududahan na may something. Sa atin kasi, pag lalaki, it's either magkaakbay. Kasi lalaki. Sa iba, kahit holding hands, pwede. Kultura kasi nila yun eh. Okay, balik tayo dito. Sa atin, yung simpleng hi, hello, bati na yun eh. Hindi kaya, nag-i-snub. Pero sa lugar na ito, mga kaibigan, kahit sa panahon natin ngayon, dito sa gitnang silangang pinag-uusapan, ang pagbati po roon ay hindi simpleng hi, hello, ngiti, or kindat. Yun po ay gumugugol ng mahabang oras. It means to say, kwentuhan. Mahabang oras ng kwentuhan. Ganyan ho, kahit ngayong panahong ito. Ang batian, kahit sa lugar ng Saudi, mahaba. Kumustahan sa asawa, sa mga anak, anong trabaho mo, anong pinagkakabalahan mo, pupunta pa yan sa kumusta yung alaga mong aso, mahaba. Sinasabi ni Kristo dito, huwag niyong antalahin, huwag maabala yung gawain dahil sa inyong batian, yung mahabang batian na nag-uubos, umuubos ng oras, nagbibigay ng kaabalahan sa halip na makapangaral ka ng ebanghelyo, ang ginagawa mo, puro kwentuhan. Yun ang sinasabi ni Kristo. Bakit natin alaman? Kasi sa kanilang social culture. Yun ang culture nila nung panahong yun, even until now sa lugar na yan. Kaya nagkakamali ang marami ngayon na nag-interpret kasi binatay mo sa culture mo kung ano yung batian. Simple lang kasi sa atin ang batian. Sa kanila noon, hindi ganun kasimple. Gumugugol ng mahabang oras. Kita nyo? Yun yung part ng hermeneutics na pinag-uusapan natin. Kaya napakahalaga na itong Biblia na napakasagrado, napaka-unique, one of a kind, i-interpret natin ayon doon sa sinasabi sa pamamaraan ng mga kultura noon na makakatulong sa atin na umabot sa tamang interpretation when it comes to doctrine, na doktrina
na magdadala sa atin sa kaligtasan. Of course, hindi dok. Itong yung pinag-uusapan nating iba rito ay pagtuklas lang ng mga kultura na makakatulong sa atin din na maunawaan at magbigay doon sa tamang conclusion when it comes to doctrine. Ganun po ang ating pagpapahalaga sa tamang interpretation or hermeneutics. Okay? So, yun po ang ating pagpapaabot. Kaya mahaba po ang mga dadalhin pa ng programang ito. Marami ho tayong dadalhin mga paksa o rito. Kaya nga, binuksan muna natin yung mga prinsipyo. Dapat, maniwala ka na ang Bible reliable, mapaghahawakan na ito'y totoo. At, dahil ito'y napanghawakan mo ng totoo, gamitin mo yung tamang interpretasyon. Yun yung sinadya nating pagkasunod-sunod ng mga paksa. Kaya dun sa mga katanungan, i-post nyo lang po dyan, dahil wala na rin po kaming oras, pilit nating tinapos po ang pag-aaral na ito, i-post nyo lang dyan, at sa mga panahong libre, ang programang Reasons of Faith, sasagutin ho talaga namin sa programang ito. Okay? So, ito po ang ating programa na nagpapasalamat din sa ating mga kaibigan ho talagang nag-aabang ano ho, at patuloy na, na dumadalangin na ito'y may itaguyod. No? So, naway tulungan nyo na ipakalat po itong programang ito, may parating sa atin hong mga kaibigan. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na magsama-sama para lubusan na maipabatid talaga sa ating mga kaibigan kung paano gamitin yung Biblia ng tama, ng may integridad at hindi nakabatay sa kwento-kwento lang, kundi nakabatay sa mga ebidensya. Okay? Tayo po ngayon ay dumako sa atin pong pagtatalaga sa atin pong panalangin na gagawin sa pagtatapos ng programa. Okay po. Ama naming Diyos, maraming salamat sapagkat niloob ninyo na may pagkaloob namin ang tamang pamamaraan ng pag-unawa sa inyong salita na hindi magamit na may daya at hindi magamit na may katusuhan para hindi mapahamak ang aming mga kaluluwa. Sa nawa sa narinig na pagpapaliwanag ng aming mga kaibigan, nagdulot ito sa kanila ng kapanatagan, ng pag-asa na kayo po ay nagmamalasakit sa bawat isa, kaya dinadala nyo kami sa tamang pagkaunawa ng inyong salita at hindi lamang sa pagpapaliwanag ng tao. Pagpalain po ang lahat ng sumusubaybay, ang kanilang buong sambahayan, ang programang ito at sa bawat isang nangangasiwa na itaguyod na ipagkaloob ang tibay ng physical at spiritual upang kami po ay maging matatag habang naghihintay sa ikalawang pagdating ng inyong bugtong na anak. Ang lahat ng ito ay aming dalangin. Maraming salamat sa inyong pagtugon, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantala muling nagpapaalam sa kalooban ng ating Diyos. Kami po muli magsasahing papawid sa susunod na linggo sa ganitong oras at sa ganito pong format ng programa sa internet, sa ating pong Facebook account ng Reasons of Faith Media Ministry. Mag-post lamang po kayo ng tanong sa mga gusto pang masagot sa mga susunod na linggo, ay amin po itong ipaglilingkod. Sa pangalan po ng aking mga kasamahan, Sister Cha, Brother Mardem at Brother Wendell, at sa bumubuo ng Reasons of Faith Media Ministry, in particular dyan po sa lugar ng Saudi Arabia, yung ating first season ng Reasons of Faith Bible Institute, sa sambahayan ng ating mga kapatid at mga kaibigan, dyan po sa Damam, sa Riyadh, Alcobar, sa Jeddah, at sa buong panig ng mundo, sa bahagi ng Japan, Singapore, Australia, at sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.